Hello, mga kachiko, el chico, and mga el chica. Welcome to my blog or my YouTube channel. Badly, my channel is all about what's happening to me or any activities while living here in Australia. Minsan, kukover ako mga political, or sometimes naman kahit ano lang, okay, mga anything that goes. That's why I entitled my channel as My Life Down Under. Kasi ang tawag ko sa Australia ay, because it's located down under the equator, so tawag nila Down Under. So, living here in Australia is challenging. Marami mga challenges, lalo mga katulad din ng ibang mga normal na OFW. But today ang gagawin ko papasyal tayo sa river kasi gusto kong maglakad. So for as an exercise, and normally kapag bored ako, dito po ako pumunta sa foreshore. Ayan po yung foreshore. Ayan. Karamihan ay kadalasan dito ako nagtatambay, naglalagi, minsan naabot lang ako ng madaling araw dahil bored ako sa bahay. So dito ako nagtatambay kasi maganda yung tanawin, fresh ang air, tapos lalo na sa gabi maganda kasi the city, yung city natin, yan yung city sa kabila ng river. Paggabi, ang ganda ng mga ilaw dyan. So, sige. Umpisahan na natin maglakad kasi walking lang naman yung exercise ko. So, samahan nyo ako habang nagbablog tayo. Okay? Check ko muna kung ano yung mga iwan ako dito sa car. Anyway, let's go. Pasensya na kayo kasi medyo sinisipon-sipon ako kasi nga winter na rito. And then June 1st officially marks our winter month kasi diba 4 seasons in 1 year. Lako lang po yung aking car. This is my old car and hopefully maabutan natin yung sunset mamaya. Anyway, so ito na po ako. And again, sa mga bago pang nag-tune in, welcome to my YouTube channel. At kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe, subscribe, like my videos, and sabi nga nila, share para maganda. So, ito po ako. Ito yung foreshore namin dito. Ito yung kung tawagin na South Perth foreshore. Ito yung pinagtatambayan ko kapag ako'y naboboard. Itong lane na to, sa mga bikers. Tapos, yeah. And then, mayroon din park. Ayun, may mga upuan din po. May playground din sa mga bata. Andun banda, sa dulo. May toilet. Ayun ang toilet. Ganda yung CR nila rito, malinis. Tapos, ito yung sasabi kong river, across the river ay the city. City na yan, the main city. Now, ito namang lane na to, ito yung mga walking or mga nagja-joggers. Ito yung sa biking. Ito naman yung lane ng mga nagja-jog or nag-walk. So, makikita nyo, maraming nag-work dito. Minsan nga, may mga nag-workout din. Pero, dito tayo. Ayan, mayroong isang Australian doon, na babae. Nag-umuni-muni. Kasi very calm ang river. Tsaka, peaceful. Maganda dito. So, minsan, hindi ako magsasalita. Ito po yung river. May mga iba nag-fishing din dito. Tapos, nandun yung, malayo to hanggang doon. Ayan yung sasabi kong
city sa kabila ng river, which is also closed. Ah, malapit na po mag-sunset. Tayin natin. So anyway, habang nag-ano tayo, kwentuhan eh, maglakad-lakad tayo. Ito po yung aking exercise. Kung tawagin eh, walking exercise. Dali lang, make sure ko lang na yung aking kotse eh, nakalock. Okay, so ayun, dito nga pala sa river eh maraming nakikitang swan. Minsan may swan, minsan may duck, minsan din may mga seagulls. Ayun, at ayun ko kung duck pa yan o swan. Ah, duck ata yan. Ang, by the way nga pala ho, dito sa South Perth River, dito sa foreshore, eh, ang swan dito puro black. Karamihan black, wala ko nakitang white. Kung sa Pilipinas, very rare po yung black swan. Dito naman eh, common ang black swan and very rare ang white. Ayan. And there is swan or duck? Duck ata yan. Anyway. Marami yan sila rito. Minsan nag-grupo-grupo. Anyway, sige, tuloy natin ang paglalakad. Ala, ba't may nag-jogging doon sa bicycle lane? Okay, tuloy natin ang paglalakad. Ako ay maglalakad. Ah, ito ang aking exercise. Although, medyo malamig kaya ako ay mag-jumper. Ito pa tayo. Yan yung aming city view. And, malapit na mag-sunset. And, sana man lang maabutan ko yung sunset mamaya. Kaso lang yung sunset eh medyo cloudy. Kasi yung for the past days, medyo maulan-ulan kasi dito. Kasi po dito sa Australia, napansin ko lang, this is my observation for being here for 14 years. Every time that you change ng season, there will be days, minsan nga weeks. Uulan-ulan yan. Minsan nagkakaroon pa ng storm. Maulan, lagi mag-ulan pag change ng season. Katulad ngayon, June 1st, 2022. So, officially, June 1st is the start of the winter season. Prior to June 1st, this past days, laging umuulan. Maulan, malakas ang hangin, may storm pa kami minsan. And now, pag nag-season proper na, like winter season na, ay madalang na lang yan ang ulan. Tuwing lang siya nag-change. So, yan din ang palatandaan ko na, mag-change naman ang season dahil puro ulan at maulan. Okay, ito po yung aming park. Tambayan, for sure. May mga nag-jogging, may nag-walking, some may mga nag-exercise din. At may mga benches din, ayun. Mga benches doon, minsan upo-upo lang. Or minsan naman, dyan sila upo. Okay. So, samahin lang ako maglakad-lakad kasi nakakainit ng boring naman pag ako lang mag-isa. Ito pa yung iba, may mga kasama katulad yan. May aso pa sila, minsan nagdo-dog walk din nila. Nag-walk sila ng mga dog nila rito. Sa gabi, kung bukas itong mga ilaw, maganda rin. Pero kasi nga, this past few days, nagkaroon ng medyo stormy weather at maulan-ulan. So, itong mga ilaw na yan, patay. Siguro nag-short circuit. Anyway, ito po yung aming park. Now, minsan nag-video lang ako pero hindi ako magsasalita. Tuloy-tuloy lang tayo sa video. Kaya, huwag kayong maalangan kung minsan hindi ako nagsasalita.
Basta walking lang tayo. Exercise. Ayan, may mga nag-a-rent. Rollerblade or skates or whatever. Tapos may mga kanya-kanya mga ano sila sa gabi ilaw. Malaki itong park na to. Meron ding mga pang-exercise sa bandang dulo. Ayan. Tapos dito ako naaaliw sa city kasi ito po na ako dahil pag gabi maganda ang ilaw ay mga lights, city lights. Actually nga hapon pa lang nga hindi pa nga gumagabi, alas 4 pasado pa lang dito, malamig na. Ito yung winter, pagdating ng gabi ay nako, napakalamig. So yan po ang city. Diyan pataas pa rin yung araw. Ang ganda pag nakita natin yung sunset. All walks of life, all ages. Ayan, mga nagja-jogging sila. Nag-jog din ako rito one time with my friend, pero kapagod kapag mag-isa lang. Kaya walking na lang. Ito naman mga estudyante, minsan pagka galing lang sa school, tatambay-tambay din dito. Ayan po yung mga estudyante. Pagkatapos ng school na dito tumatambay. Ngayon, dito naman banda, nag-create sila ng parang sanctuary. Ito po yung river. Malinis-linis naman siya. Minsan may nag-fishing din dito mga tao. Ayun ang black swan. Kung nakikita po ninyo sa dulo na yun. Ayan po ang black swan. So ito yung crinate ng mga bato-bato. Mayroon pa doong island sa gitna. Para yung sa mga ducks, sa black swan, sa seagulls. Marami rin itong mga kalapati. Or hindi pala kalapati, seagulls. At sila ay mahilig-mahinang pagkain sa mga tao. Ito yung ginawa ng sanctuary para may mga maistaya ng mga ducks. Ito yung aming park. Yan. Meron pa parang isolated na river dun, oh. Yung panda mga duck. Connected ba yan dito sa river na? Sa main river. Ito yung ito po yung tinatawag na swan nesting palang ginawa nila dito.
So, ito yung sanctuary. Yan, create nila to for swan nesting. Dati kasi, hindi ito ganito. Maganda to, patag na, parang ganyan na grass. Ayun, iniba nila. Inuha nilang sanctuary ng mga swan. At naglagay rin sila ng island doon para kung ayaw, kung maraming tao dito na nagja-jogging or nagpa-picnic or nag-standby, eh mga swan doon naman pwede mag-stay sa island na yun. So, ito yung ginawa nilang reserve or sanctuary. Pero so far andun na nanahimik yung mga swan natin. Ayan, yung mga family, pati mga kids nila, dala-dala na rito mga bicycle. Minsan may nagpipicnic rito, ayan, picnic ground or nagbabarbecue. Hicks, I can't hear you. Face this way. Face this way and talk. Face this way, Hugo. Hugo, face this way. Nagalit na yung mama kasi yung anak niya humiwalay. Tamang samantala nandun sila magkakasama. Okay, pasok tayo dito sa sanctuary. Sana pwede. Ito po yung tinatawag na Black Swan Habitat. Yung words dito sa ilalim, yan po yung katutubong word. Hindi ko maintindihan. Yung mga tiyatawag nilang katutubo rito, tiyatawag nila aboriginal. Kung baga sa Pilipinas, yung mga negritos natin. Pero malalaki yung mga aboriginal nila rito. Kumpara sa mga negritos natin na pagkaliit-liit at mahiyain. At karamihan nila tumitira sa mountain or sa bukid. Yung mga aboriginal dito talagang meron silang kanya-kanya mga grupo, clan or tribu, and then karamihan sa kanila nandito na sa city. And take note, hindi sila mahihain, matatapang, at pinapalayas kami rito dahil ninakaw daw o inagaw daw ng mga Australian ang kanilang country. Kaya ngayon obligado yung Australian na government, binibigyan sila ng parang compensation or something. Kaya every week or every fortnight ba yan, tumatanggap yan sila ng parang benefit sa, kung tawagin niya, Centrelink. Buti pa sila. Dito ako sa sanctuary or habitat. Ito yung create nilang habitat para sa swan or other mga birds dito. Tapos yan din yung island ng mga swan. Okay, so ang ganda rin, ang ganda magtamay-tamay dito, pero tahimik. Minsan upo-upo ka rito. Paupo muna tayo. Yan, so ito na yung sanctuary na create nila, man-made sa side ng river. Dati kasi yung river hindi ganito. So ngayon dyan naman yung city, and create nila yung island yan. Kita mo, kung makikita mo yung malaking bird doon, parang seagull sila yun. Dyan sila nagtatambay kung ayaw nilang malapit dito sa mga tao, kasi nga marami mga tao dito. Jogging, cycling, kung ano-ano pa. Yan. Kaya nagawa sila ng sariling, nag-create yung government ng medyo island dyan. Pwede silang tumambay dyan kung ayaw nila mastolbo sa mga tao. So, and then,
maganda rin umupo dito. Parang ano ba tawag din sa parang breakwater sa Pilipinas. Naalala ko tuloy nung nasa Manila ako. Madaling araw after work, punta kami sa breakwater. Ah, look at that. Yan eh, nakalimutan kong pangalan yan, ibon na yan. Pero medyo minsan delikado yan dahil umaatak ng tao. Balitaan ko minsan eh, mayroon yung inatak na kid at pinagtutukoy yung mata. Ayan po, meron din ang kabuboating. And then may tao, mayroon silang river cruise dito, may mga boat na nag-go from there and then across hanggang dun sa and another different area ng WA or Western or Perth, tapos balik-balik na naman. So and then apart from river cruise, gusto mo na mag-tour dito around the river, eh mayroon ring boat dito na mag-travel from city to a different place like Fremantle. Kumbaga yun ang another means of transportation dito. Speaking of means of transportation, kasi may bus sila rito, may public bus. Meron din free bus minsan, sa city may free bus na binibigay ng government. And then may train sila na kumbaga sa atin eh LRT. Yon yung mga means of transportation. Pero most importantly, lahat ng tao rito halos, well not lahat, but siguro majority, nagkakotse talaga. Kasi required, mahirap kasi punta ng trabaho kung wala kang sasakyan. Dahil kung magka-public transport ka, lalo na yung bus, sa bus kasi, meron silang oras kung kailan sila darating sa bus stop. Tapos kailan sila darating sa another bus stop. So kung ikaw ay nagmamadali, hihintay mo pa ba yung bus, malilate ka na. Kaya need talaga rito, the car here is not a luxury. Well, sa ibang mga mayayaman nagiging luxury, pero it's really a necessity like me. Sa Pilipinas medyo hindi ako maka-afford ng sarili kong sasakyan kumpara nung andun pa yung mga family ko sa Philippines from the States, so may mga kotse kami. Pero ako lang myself, sa sweldo ko doon eh, ordinary sweldo, hindi ako makaka-car. But here in Australia, I managed to have my own car because not only it's a necessity for work, but it's also a need. And then para makapunta ka sa mga gusto mong puntahan, hindi ka na magpa-public transport, lalo pat ako hindi ako sanay nagpa-public transport, bus or train o LRT kung tawagin sa atin. Kaya mas komportable ako nagda-drive. Although hindi naman brand new yung car ko, it's a Honda Civic 2008, but it serves its purpose. At least I get to one point to another, from point A to point B, and most especially yun ang gamit ko sa work kasi ang trabaho ko rito is like 30 to 40 minutes drive from my place, from my house. So kailangan talaga ng kotse kasi kung mag-public transport ko like bus, eh inconvenient sa akin dahil yung bus mayroon lang siyang specific terminal. Eh kung hindi yung malapit sa work mo or sa bahay mo, mahirap. Kaya much better to have your own car. Ayun, makikita mo yung mga seagull doon. Tsaka ibang mga birds. Kung ano man sila. Pelican na ata yung malalaki. Tapos seagulls yung mga naliligo banda ron. Tapos ayun yung black swan. Yun siya. Mag-iisa siya. Kami na dalawa sila. Pero marami yan sila. So, ito na yung river. Makikita mo yung maririnig yung sound ng river. Minsan, yan ang ano ko eh. Yung calmness ko. When I'm bored or depressed, I get calm hearing the sound of the river, the flow of the river. So, kaya dito ko tumatambay kasi kumbaga, kung ito ay ginawang sanctuary for the swans and other rivers, I mean river animal like
ducks and seagulls and pelicans. Ako naman, sanctuary ko yung river. Pag nabuboard ako sa bahay or nadidepress ako meantime from time to time, so dito ako pupunta. Ito yung tambayan ko. Sometimes naabot ako rito ng midnight, past midnight, or sometimes maabot ako ng madaling araw. Sa kotse lang ako kasi malamig dito sa labas. Doon ako tambay sa kotse, manood ng YouTube, lalo pa nung kasagsagan ng mga BBM campaign. Eh ayan po, BBM naman, obvious naman po na BBM tayo. Naging favorite color ko na rin yung red. Dami-dami ko ng red shirts. But my favorite brand is Imagess, Tami. So yan yung aking mga shirt, puro karamihan red. Kaya mostly kung makikita yung mga pictures ko, I'm wearing red. Ayan na ang sunset, malapit na po ang sunset. And ayan, ay puntahan natin yung river. Ay, dalawa na yung black swan, no? Ayan sila, oh. Ang ganda-ganda nilang tingnan. Hello! Hello! Ayan po yung black swan. Kita niyo po. Ayan, tapos, hi! Black swan, pero yung mga beak nila, red. So, magandang combination. Red and black. Ayan, ayan pa yung isa. Ayan po. Hindi ko kasi ma-zoom eh, kasi pasensya na. Hindi po tayo high-tech. Wala yan nung kabataan ko. Wala pang high technology. I'm an old school, from the old school. So, hindi ako marunong mag-edit. Hindi ako marunong mag-kuan. Simpleng YouTube lang ako. Simpleng YouTuber. Ayan sila po. Siguro mag-asawa to. Kasi dalawa. Ayan yung mga swan. Kakatuwa sila kasi pure black. Tapos yung beak nila red. Kita ba? Nakikita mo? Nakukuha ko ba? Ay, hindi nakukuha. Ayan. Ayan sila. Yun sila. Common dito yan. Kung sa atin rare ang black swan, dito rare ang white swan. Halos wala nga ako nakitang white swan dito. Puro black. Tsaka maraming crow, ayan. And dito sa river, marami rin ang seagulls. At sila ay matatapang. Sila ay kumukuha ng mga pagkain ng mga picnickers, mga nagpipicnic. Hello, black swan! Ang ganda. Actually, before I portray myself as swan in my life. Kasi, di ba, kung titignan mo yung swan, no? Ang ganda, no? Nag-float lang sila sa water para bang walang kahirap-hirap. Napaka-relax. Pero sa ilalim ng water, double time yung ano nila pag sagwan sa kanilang mga paa to keep them afloat. So that's why pinortray ko yung sarili ko, my life actually, as a swan. Hindi nga lang black. O pwede nga golden swan, pero yon. I portray myself as a swan because like you can see me floating smoothly on the surface of the water, but underneath the water I am struggling. Their feet are struggling to keep them afloat. Parang ganda ng buhay ko. Hindi ko papakita. Siyempre mahirap naman yung pakita mo yung struggle mo sa buong mundo. Diba? So what they see is maganda ka, smoothly floating on the water surface. Di nila alam yung struggle mo underneath the water. Paano ka nagsasagwan to keep yourself afloat. That makes me strong. Kasi, yun nga, daming struggle sa life. Lalo pat wala akong family dito. When I came here 14 years ago, as an of OFW, ako lang mag-isa. Tapos wala pa akong close friend. Pati nga ngayon, medyo nagka-close friend na ako. And then I organize
my BBM supporters, mga ka-supporter kong BBM dito sa Perth. Kaya last Saturday, nagkaroon kami ng victory party, which was actually featured in the SMNI news, and so happy. Makes you proud of being a Filipino, you know? Dahil kahit pa paano, ito eh, aking opinion lang, yung mga ibang color naman eh, wala naman akong against doon. Kanya-kanya tayong prinsipyo, kanya-kanya din tayong paniniwala sa mga binoto natin. Eh, para sa akin, kasi my full family, magmula pa nung kay Marcos Jr., eh, loyalist kami. Laki niya, oh. Tignan mo yung swan, napakalaki. Laki-laki ng swan. The swan is drying herself from being wet. May nagpipishing banda rin sa dulo. Ito naman yung mga ibon. Wala kung daba to, ano. Pero iba-ibang klase ng birds, mga animal nandito sa river. And specifically itong mga black swan, kaya naglagay sila nitong black swan sanctuary. And then mga seagulls, yan, nag-iingay na sila mga seagulls. Excuse me. Ayun na po yung ating sunset. Our sunset. Ganda, no? Sunset. Ayun sila, andun sila, oh, sa island. Mga birds nag-iingay. Maraming dove dito eh. Bali, swan, dove, seagulls, pelican. May pelican doon na pero ayaw lumapit. Tsaka ano-ano pa mga bird. Ayan na, lumalamig na kasi lalo nung bumaba na yung sun. Okay, tuloy natin yung ating paglalakad. Ay, lamig. Wapo yung nag-jog. Yan, may bais, nag-bisikleta, may nag-jog, may nag-book. Ito po yung mga birds. Dali nga, puntahan natin itong flock of birds. Yan sila. Yan sila. Dito yung sila lahat ng kapila sa river. Kikita niyo po. Isa, ibang klase rin yung mga bird na yan. Hindi ko alam kung dab ba yan. Hindi naman siya dab. Yan sila. Hanggang doon. Tapos minsan natutulog sila dyan sa mga puno. Pag-gabi. Minsan naman doon sa island na yon. Okay, tuloy tayo sa aking walking exercise. Look at the bird. Malamig. Anyway, pala tayo doon sa city. Kasi yung banda dulo doon, medyo city na yun. Maraming car. And then may mga cafes din doon. Actually, this is the whole city. Hanggang doon, sa kabilang river city na yan. So, ito. Part of the city na to, foreshore. Ayun, may nag-fish. Mayroon po nag-fishing doon, no? Ayun, nakikita nyo po. Ayan, fishing siya. Ay, sinisipon na ako sa lamig. Sige lang, kasi day off ko naman ngayon, kailangan mag-exercise. Dito pa. Then, ayan na yung sunset, pumubog na. Pag winter dito sa Australia or dito sa Western Australia, WA kung tawagin,
dito sa Perth, pag winter eh, maaga na gagabi. Like, siguro mga 6, 7, oras na ba? Yan, mga 7 gabi na. Pero pag summer, minsan alas 8, alas 9, mataas pa yung araw. Normally alas 8 bago pa babagsak yung araw. Pag summer. So, ayoko naman yung winter kasi pag winter eh malamig. Hindi ko minsan nakakaya na malamig. Ayan ho yung ayan yung fisherman. I mean, nagpo-fishing. Kita niyo po. Ngayon siya. May fishing siya. Meron kaya siya makukuha. Ayan. Minsan mag-fishing sila rito. Pero alam ko bawal mag-fishing dito. Dahil yung hindi naman ganyan ka linis yung river. So, fishing rod. So, isa tayo kasi ayaw nyo magpakuha. Ayan na po yung sun. Look at the sun. So nice. Ayan na yung view ng sunset natin. Ganda na reflection ng sun sa river. Ayan. Maganda po may sun. Pag facing the sun yung iyong camera o yung picture mo, maganda yung kuha na mukha mo. Ayan po yung sun. Oh, liwanag yan na. Oh. Ilang minuto na lang. Kagabi na yan. So, ito kalawak. Itong river. Actually, wala pa yata ako sa kalahati dito sa park na to. Malaki ho to. But, we'll go wherever we can. Kung sa abot na natin makakaya. Maraming family nag-ano rito. Nagpa-banding, nagpa-park or whatever. Ano. Pasyal-pasyal lang. Relax, relax. Ayan po yun eh. Yan ang barbecue place. So, piyatayo talaga yan ang government dito sa mga park. Para kung sino gusto mag-picnic, pwede sila mag-barbecue dyan. Libre. Gawin nila, sisindihan na lang nila. So, yung kagandahan sa park dito, meron ng barbecue grill. Yan. Sisindihan lang yan nila. Iilawan, I don't know how. Kakaluto lang sila dyan. And then, andun naman eh, ayun yung cottage, yung parang, tawag nun? Cottage ba tawag nun? Doon sila pwedeng kumain. Yan lang yan. Tapos may toilet naman dito. Ayan, tapos may malinis po. May mga basurahan, nalagyan ng basurahan para after nila mag-picnic, pwede mag-tapin yung basura nila dyan. Ay, meron din nagtitrain doon ng rowing. Ayun po yung dalawang babae. Plus yung coach nila, tinuturuan sila mag-row. Kasi marami nag-row dito sa river na yan. Minsan nag-paddle, nag-rowing, kahit ano lang. Ayan, nag-aaral sila mag-uro. Nag-coach din sila.
Ano para to? Oh, sa Wesley Boat Shed. Doon sila nagpa-practice mag-row pa before pa sila mag-actual sa river. Okay. Ano po makikita nyo? Andun yung mga, andun sa loob yung mga ano, andun sa loob yung mga canoe. Pwede ka mag-rent siguro dyan. Tapos yun, magkakano ka dyan sa river. Ayan po, oh, kita mo yun. Andun yung mga canoe. Maraming activities dito sa river na to, sa foreshore na to. Kaya gusto ko rin dito na pupunta. Tapos ayan na yung mga, ayan mga apartment na yung mga nandiyan. Ayan mga bahay, apartment, whatever. Tapos ito, car park. Tawagin ay dito nila nilaland yung kanilang boat. Bale, galing dyan ang kotse. Ayun o, meron pa doon isang kotse na may trailer para sa boat. Tapos dito nila nilaland yung boat nila. Ito sa jetty number 912. So itong video na to eh tungkol dito sa foreshore, South Perth foreshore river. Okay, minsan pag pupunta ako ng ibang lugar, magbibideo rin ako doon. Okay, ito po, meron nakalagay crabbing for blue swimmer crabs. Okay, blue crab, pwede sila mag-crabbing dito. Yan, meron pa lang crabs dito sa river, kala ko isda lang. So, andito tayo sa Swan Canning River. Ito yan. Tawag dito eh. South Perth foreshore kasi nasa south area ako. South area kasi po. Itong foreshore na to. Yun yung nag-boating kanina. Yan. Tapos yung mga, yan din yung shed. Yung shed na yan eh. Sa mga kanu, yung mga guro kanina. And, tawag tayo doon sa jetty. Siya naman yung may ilo na yan, bahay-bahay, cafe po yan, restaurant. So yung ibang mga ano, kumakain dyan, breakfast, lunch and dinner, mga papasal-pasal dito, or gusto lang mag-unwind kasi maganda nga yung ambience na by the river. Minsan dyan sila kumakain sa restaurant. Lana, lumaba na yung sun. Hindi na siya. Nag-ano na yung sun. Set na. Tapos ayan po yung cafe o restaurant na kung gusto mo mag-order o mag-lunch, mag-dinner, isang breakfast. One time nag-breakfast kami ito ng friend ko. Pinungan ko pahint. So ayan, mga bahay na yung iba doon. So ito yung ito, seagulls ba to? Dove or what? Basta bird na lang. May napok sa mga scientific na yun. So yung ibang mga nagpe-fishing, ando sila sa jetty. Ayan, mga bata. Amoy na amoy ang pagkain dito sa restaurant. Kakagutom tuloy. Ayan po yung restaurant. Ayan, yan, minsan dyan kami ng breakfast. So, ito na yung jetty. Ayan, may mga
Nagpe-fishing. Ah, mag-ama. Nagpe-fishing. Ayan po yung mag-ama. Nagpe-fishing sila. Tingnan nga natin. Muna pa silang isda. Minsan yung black swan maabot dito. Ayun, ayun na may black swan doon sa dulo. Ito yung jetty. Iba naman to, Cood Street Maritime Facility. Ito yung kanyang parker. Fishing yung bata. Caught any fish yet? Loads. Loads? But tipped them out. Why? They're small? 20 bucks. Oh. I catch them all. Ah, I see. I'm not good at fishing. I think the fish is scared of me. Lucky you can get... We're good at fishing. Sorry? We didn't think we were good at fishing. I invited the blowfish. Oh, you did? Oh, so ayan po yung, that's his fishing rod. I'm just taking a video. Caught any fish yet? This is the blowfish zone, but right now there's no blowfish. And your fishing rod is so cute, so small. Like it used to be a lot. But it's the cheapest Kmart rod you can get, and he's just caught two great big flathead fish. Oh, really? And then you put it back in the river? Yeah. Oh. So what do? You just catch them and then throw them back? Or do you cook them or...? One day we might start eating them. So you haven't eaten them? You're just trying to catch them, we huh? We buy them from the shop with this sauce. That's a nice one. I think I got them. Every time I feel tugs, just now when I put this in the water, I keep now nothing feeling tugs. And there's nothing on it. I see. This is just... So you would know whether the fish is there. Are you recording? Yeah, I'm doing a video. It's a little bit rude to video people's kids. Oh no, I'm not taking his face. I'm just taking the rod. Okay. See, that's so nice. I'm just showing my countrymen how beautiful Perth is. I was here walking for a while. So how would you know you caught a fish? That's the fishing rod there. Pero wala pang isda. That's just the bait. Just the bait. Yeah. Can you see it, can you? Yeah, it's not too deep. Ooh. And what's that bird? Okay. Tapos minsan, meron ding mga boat, yung sasabi ko mga boat na nag-ano, ayun, yung boat na yon. Tapos pupunta sila rito, nag-ano sila ng mga passenger dito, nag-unload. Ayan, this one, see? Jetty. Access. Department, ayan, Department of Transport. Tapos dito sila nag-unload. Pala yung boat na yun, river cruise, o ano ba tawag dyan? Dito nila ina-unload yung mga tao. Ayan na yung ating sunset. Wala na siya, bumaba na. Thank you! Maybe someday you can teach me how to fish. So, ayaw nila nagpapa-video. Kaya, bihira akong kumuha ng mga video nila. Mahirap na. Yung palang pangalan niya. Boat Shed Restaurant. Ayan. Boat Shed Restaurant. So, dyan kami kumain ng friend ko one time, breakfast. And sometimes lunch. So this is the river. Malinis siya, tulog na dito. Pero banda rin madali, maano siya. Ayun, may mga birds.
And meron din black swan. Ayun tayong sunset. Oh, kita mo yung ano na, rays. So, tuloy tayo. Circle yung river. So, may bench dito. Minsan umuupo-upo yung mga tao dito. Maupo nga tayo. Tapos, yung habang naghihintay sila ng mga nakifish. Ah, ayun yung ibang mga ducks. Kung nakikita nyo, mandali sa dulo. May mga ducks doon. Tapos yung, ayun, may dumadali rin na tubig dyan. May nag-iwan ng kanyang scooter. I think isa sa mga bata ko nag-iwan ng scooter. Anyway, so, may mga nakapicture din sa dulo. Oh, look at the sun rays. So beautiful. Ang ganda, no? Effect ng sunset. Bali yung sun. Hindi makita kasi sa dulo, pero sa personal, maganda siyang tingnan. Ito yung boat shed. Ayan na, the boat shed restaurant. Sarap pagkain dyan, medyo mahal lang. Pero nag-breakfast kami dyan, tsaka dinner or something, dinner or lunch. Medyo mahal nga lang siya. Ah, ayun naman yung swan. Kanina may nakita tayong dalawa dyan sa labi ng river. Ayan na naman, may isa. Ayan siya. At tumatawag siya na kasama. Maganda itong restaurant na to kasi ayan, may playground sa mga bata. Pwede rin kumain dito sa labas. Sarap naman yung food nila, kaso nga lang medyo mahal kasi maganda yung ambience. Ayan na yung river. I mean, swan. Ayan siya, black swan. Marami yung sila nagkalat. Nung nandun tayo sa sanctuary, may dalawa. Dito may isa. Okay, so ito yung another part of the river. Layo-layo na rin yung nilakad ko. Ayan yung restaurant. Tapos yan. Yan, mga bahay na yun doon. Minsan dito ako naglalagay din noon. Una, nung hindi ko pa nakita yung aking spot doon sa pinag-parkingan ko ngayon. Pero kasi dito maraming tao. Kaya doon ako nagpa-park dahil kukunti lang yung tao. Tapos minsan sa gabi, may mga tao rin dito na mga photographer pumunta rito para mag-photoshoot sa river. Tapos ipicture na lang yung city view. Ayun nga, may isang ang cameraman doon na ipicture. Ayun naman, may swan na naman sa banda ko sa dulo. By the way nga pala, ang tawag pala sa river na to is Swan River. Kaya siguro maraming swan. Swan River, malaki to. Diba? Mula, ito city pa lang ito, nakikita nyo. Abot pa yun hanggang doon sa ibang mga ano places yung river na yan. Swan River. Kaso pag nasa ibang lugar na yung river, iba na rin ang tawag nila. Pero mainly, the name of this river is Swan River. Ah. Tapos, ayan na yun. Ito yung mga nagbo-boat-boat. Nasa travel lang sila dyan.
subscribe, please stay. Minsan nag-travel na sila sa river. Or minsan naman, nag-fishing sila, yan ang gamit nila. Ano ba yung mga swan doon? So, ito naman, ayun. Ito yung mga activities. Aray ko, mga activities rito. Fun cuts. Ayan. Fun cuts, water sports. So, ayan yan. Ito yung mga ginagawa nila rito, activities. May nagkakayak, may nag-rowing, may nagsisailing. Yung pictures nila. Bali, dito sila. Kaano? I think you can rent it. So, they also have sailing lessons, stand-up paddleboard hire and sales, kayak hire, free lesson with every hire, parties, team building, corporate events, no expenses, are they all welcome? Okay, ayun yung contact ano. Maganda. They call this as fun cuts water sports. So, andyan nakahalagay yung mga stand-up paddleboard, mga sail, mga ano ba yung mga rowing equipment. Ayun, nakita niyo yung photographer yun. Ayun, kinakuha niya yung ano, kinakuha niya yung city. Or minsan siguro, I think he's taking the sunset kasi maganda yung rays ng sunset. So minsan may mga photographer dito talagang nag-set up ng kanilang tripods para kumuha ng picture at night time kasi maganda yan at night time, the river view. Pag may ilaw, ganda. Okay, siguro hanggang dito na lang ako sa hindi na ako pupunta doon sa pinaka city. Medyo malayo-layo na. And then later on, babalik na ako sa aking kotse. And then that ends my walking exercise dito sa river, foreshore, South Perth. Kasi may mga pag sa ibang lugar, kabilang river, may north, mayroong south, mayroong north. North Perth, South Perth, nasa South Perth kasi ako. Yan, yung mga nag-jogging, dala-dala yung mga kot, mga ano nila. Tapos, ngayon pa yun, may isa pang photographer doon. Kinukuha niya yung river. Yan. Kinukuha niya yung river, tsaka yung mga swan doon sa dulo. Dami mga nag-pictorial dito. Tapos ito naman, solar bench. Supposed to be charger sana to, pero ako, nasira na yata. Hindi na nag-charge. Tingnan ko nga, patong ko ang aking phone kung mag-charge. Nope. Siya ay hindi mag-charge. Hindi siya mag-charge. Pero supposedly, ayan. Dapat charging area to. Kaso lang. Moko, hindi natatagal yung mga tao rito. So, mga tao rito, minsan binabandalize, sinisira. Anyway, ayan na. Okay. Hindi na ako pupunta doon sa dulo. I'm going back. Tama na yung nilakad ko. Medyo mahaba-haba na rin yun. Balik na ako. So, pero maganda doon. Kasi bali yun doon, city na yun. Yung river down city. So, main city. May mga kainan din doon sa banda sa dulo. Pero hindi na ako pupunta rin doon. Layo na. Tama na itong aking lakad. At lumalamig na rin. And then, minsan, siguro, ayun, nakikita niyo yung lights doon. Sana ba yun? Ayan. Hindi kasi, sayang kasi, ba't hindi ko ma-close up? Ganda yun.
bridge yon, swan bridge, mga ilaw naka-form siya na parang swan, dalawang swan na magkaharapan, tutukaan. River na yan, pero ilaw lang, ganda. Kung hindi pa ako lalamigin at abutin pa ako ng gabi, ayan, pwede kong makita, mapakita sa inyo yung picture ng itong river sa gabi na maganda at maliwanag ang mga ilaw. Ayan yung photographer, oh. Kita mo, nagtayo talaga siya ng kanyang... Ayan, ay tingnan mo, ayan siya. Nagtayo talaga siya ng kanyang tripod, ayun, oh. Tripod talaga siya kasi picture niya siguro hintay niya gumabi yung at magpipicture siya. Zooming through. Parang professional photographer yata ito. Nakuhaan niya yung ano, city. Hey, is that your dog? Hello, doggy! How are you? Where's your master? Oh, that's so nice. You're taking a picture of the city? Ah. Oh my gosh, I guess your camera is so expensive, huh? A little bit. It's $6,000. A what? It's a Sony. Yeah. It's a quite old model nowadays. I'm just showing my friend in the Philippines. So that's the camera. Okay. Hope you don't mind. It's fine. Hello, doggy. You're very friendly, huh? I'm actually scared of dog. Hello. Yeah, look at that. He's very friendly. I just want to be in my video. So you do this at night? Sorry? You do this every night? You take a picture? Oh, not every night, no. Every, once in a while. Yeah, I come here once in a while. It looks like the sun's looking nice and it might come down, yeah. I know, I actually waited for the sun. Oh, what's that light? Look at that. Helicopter, I think. Oh, is that a helicopter? I think so. It's weird. It's like... Chuk. Some people would think it's a UFO. Yeah. I come here at night as well because like, you know the city? When it's all light? It's up, yeah. Yeah, it's so beautiful. Your pet is already there. Your pet is strolling around by himself. His friend, a friendly dog. What's your name? That's Jeffa. Kappa? Jeff? Oh, Jeffa. So that's your kid. Kid. Only two of you? Oh, you have a kid? She's in Norway. Okay, nice to meet you. Bye, doggy. Thank you. Okay, so, yun yun. Hindi ako masyadong malapit sa dog kasi pa ako makagat. Pero, friendly naman yung aso. Ayun sila, mag-am. Ayan, yun po. Yung aso niya, tsaka yung photographer. Siguro kung meron akong ganyan kamahal na camera magpukuha rin ako ng photography. Makakaya ng photography. Anyway, so ako yung babalik na. Malayo-layo rin yung nilakad ko. A good walking exercise. Ah, siya nga pala. Ito pakikita ko. Isa pang kagandahan dito sa park na to. Yes, ano ba to? Ito nga, kung hindi ako nagkakamali. Ayun. Merong libreng tubig. Libre nga ba to? Yeah, ayan o. Pero, hindi siya magamit. Kasi, sira. Steps to refill. Pero di ba, ano, may price, pero cents lang. Ayan. Kung gusto ng tubig, refill ka ng tubig, mga joggers. Kaso, ano siya? May technical difficulty yata.
refill, ang tawag dyan ay water refill station. Maganda yung kanilang park, hindi katulad sa atin. Tapos dinudumihan pa ng ating mga kababayan. Ito na, dumidilim na, malapit na mag-ilaw yung city. Jogging na kasi pag ganitong hapon karamihan marami na nagja-jog dito mga after work dito sa Larita mag-jog. Ito na yung restaurant. May ilaw na siya. Pwede kang kumain after jogging. Minsan fine dining. Pantot na. Ha. Ibang mga puti eh. Gwapo sana pero ang tapang na amoy ng kilikili. Okay, ako pa ibabalik na doon sa pinanggalingan ko. Medyo malayo-layo rin yung lakad ko. And this is enough for my walking exercise anyways. Dali meron ditong ano, history. So welcome to South Perth. Foreshore. Walk. Ito yung kanyang history. Ito pala yun noon. Yan po. So, nasa Cood Street tayo. Cood Jetty. Ayan. Hindi ko pala nakita yung exercise. So, ito. Mayroon talaga siyang ano, poste. May guide. Para hindi mawala. Ah, meron pang isang photographer doon na magsaset up naman siya ng kanyang tripod. Ayan, yung naka, ayan siya. Set up siya ng kanyang tripod. Hintay lang nila maggabi at ito eh, kukunan nila ng picture tong city view. Lumig. Ah, yun na yung photographer. May sarili siya tripod niya. Ah, meron yung pang swan. There's the swan over there. Meron yung swan. Meron siya. Pag-iisa. Grupo-grupo na sila. Meron swan. That's black swan. So yan yung photographer. Hintay na lang natin magtabi tapos yung city na yan. Pag umilo na yan, maganda siyang tingnan. Diba? Ah! Ito na nga na, pakiusyoso mo tayo doon. Nakagawa nila doon. Meron active. Ah, yun yung mga ano sa Wesley na nag-row ng boat. Parang na ayan na, may ilaw na yung ibang city. Ayan na yung mga lights.
Ayun naman yung mga babaeng yun, eh parang mag-teaching ata, mag mga nag-aaral mag-grow. Ah, kalabig. Okay, babalik na. Malayo pa naman yung nilakad ko. Ang lamig-lamig na. Sige, bilis na po na maglakad. Siguro by the time makaabot ako sa kotse ko eh, dilim na at makikita natin yung city lights sa city view. Ayun o, tingnan natin, haturo ko. Pakita ko sa inyo yung mga kanoy, yung kanina nagpa-practice ng rowing. Ito sa boat shed. Ayan, ito yung boat shed. Ayan yung kanilang mga ano. Dito yung sila. Yung Wesley College. Ayan, boat shed. Nagkaano, practice ka na mag-row. Mga estudyante, mga babae. Okay, so get involved. Ayan. Ito mo. Buti pa yung photographer friendly kanina. Yung father nung nag-fish na kid eh. Ayaw niyang medyohan ng kanyang anak. Well, that's their right. Mahilig. Ganun talaga sila. Ayaw nila nang medyohan sila. Rude daw. Hindi ko naman medyohan siya. Yung fishing rod lang niya. So ayan na, umiilaw na po yung city. Ito makita nyo. Yung mga ilaw na siya. Ayan. Mga gabi na. Tapos yung, ayaw malayo kung makikita nyo ba yun. Parang X. Yun yung Swan Bridge. May mga nakaupo na doon. Oh. Ah, mayroon pang ano doon. Ah, nagpe-fishing. Mga nagja-job. Ay, and one. Ayan na, yung mga bahay dito. Nagsisilawan na rin. Ah, ang siguro ng bahay dito. Anyway, it's getting cold. Yeah, it's, the problem is, so when I'm in the city, ilaw na siya, kinilitim na. Mailan na sa park. Kaso yung main lights. So, nilalakalan. Hindi yung ilaw na naman. Ano nangyari? Patay na naman yung ilaw dito. Anyway. Ay, look at that. Ayan sila ang mga ibon. Maghahanda na sa gabi. Kung saan sila matutulog.
tắm lại, yên sẽ làm lại vẫn nó. There. So cold. City, isa-isa na umiit ko sila. Kita nyo? See? City light is starting to lit up. Grabe no, binabina ako dito. Malamig na. And the city is starting to light up. Birds are going to their places now, sa kanang sanctuary. Sana kung may time makapunta tayo sa Swan Bridge. Starting to light up na. Pag sa gabi, sa madilim, maganda po yung view na yan, puro ilaw. Tapos yung building na puro red, yun na tayong namang, I don't know if you can see that. Narangal ng matanda. Yan ang ano. Lamig na talaga. By the way, walang ilaw yung main light. City busted. Ito palang bench na to eh, memorable sa akin. Memorable dyan kasi dyan kami nag-hangout ng best friend kong first time kami nakita. Kaya memorable yung bench. Walang mga ilaw. Busted yung mga lights sa main road ng park. Anyway, kailangan kong lumakad ng malaka, mabilis para makarating agad ako sa aking kotse. Dahil ang lamig-lamig na. Ito yung lamppost. Pundi doon taman. I mean, short circuit siguro yan during the storm. Yung ilaw. Ito hindi maganda sa park na ito kapag hindi nilawan sa gabi. Hindi nakita yung kagandahan ng view. Kung may ilaw ito, maganda mag-work dito para ay mag-walk. Parang luneta. Kaso, wala mga ilaw. Patay yung mga ilaw. Ayan no. Umiilaw na yung mga unti-unti nang umiilaw yung mga building sa city. Ah.
sun rays. And it was a sunset. Tapos, hayaan yan. Unti-unti nang umiilaw yung mga buildings sa city proper. Sa gabi, maganda yung city light na yan. Yan ang pinapuntahan ko dito. Lamig-lamig. Mga poste, walang ilaw. Bakit? Gabi, hintayin ko na muna. Gabi, hintayin ko lang. Sayang, hindi pa depende nyo agad para makita nyo yung city proper, yung ilaw na sinasabi ko. Ganda siya. Ayan, mga birds. Kanya-kanya ng uwian sa kanilang mga puno. Ayan, nananawagan na sila. Nag-iingan na. Doon sila tumiste sa puno na yan. Grupo-grupo din yung mga birds dito para mga tao. Mga barkada nila sa isang puno. Ibang barkada doon sa ibang puno. Yung iba doon sa sanctuary, doon sa may island, sa gitna ng river. Tapos yan yung a small river within the river. Yan siya. May mga black swan, mga birds, mga ducks din dyan. Ay. City lights. That's the city at night. Pero mamayang pagkagabi makikita mo talaga yung kulay niya. Ang ganda-ganda tingnan. Hindi pa kasi masyadong gabi. Kaya wala pang ilaw lahat. Ngayon naman, kung nakikita nyo yun, yan yung sasabi kong Swan Bridge. Kaya actually, dalawang swan yan na magkaharapan. Tapos yung ilaw na yan, nag-iiba-ibang kulay yan sa gabi. Ito na yun. City natin at night time. Ito, may mga ilaw na. Ganda yan siya pag talagang gabi na nalapas na talaga yung mga ilaw niya. So hanggang dito na muna sa susunod nating travel. Okay?